Hello mga mamis, itong video na to ay para sa mga nanay na wala pang gatas pagkapanganak nila. So ako kasi, after 2 weeks, dun lang ako nagkaroon ng gatas pagkapanganak ko dun sa eldest ko. Tignan ako ng ibang mga nanay na pagkapanganak ay walang lumalabas na gatas. Tita ko kasi, tinulungan niya ako kung paano yung mga ways para lumabas ang gatas. Dahil nung una alam, ang akala ko din, tulad nyo, wala rin akong gatas. So, ginawa niya na paraan dahil dun sa na-experience niya sa Dubai, sinabi sa kanya ng nagpaanak sa kanya na lahat tayo na mga nanay ay mayroong gatas. Dahil dun, bawal talaga ang bote o formula. Share ko sa inyo kung ano yung mga ways na ginawa ko para magkaroon ng gatas. Ang isa sa pinaka-effective na way ay yung skin-to-skin nyo ni baby. So, isama nyo na yun sa birth plan nyo. At kausapin nyo na yung magpapaanak sa inyo na after nyong manganak ay ipa skin to skin, amuyakapin nyo si baby. Kung may mga ano, may pwede kayong may video na manood ng na unang yakap. Nakakatulong kasi ang skin to skin para makapag-increase ng prolactin. Prolactin, yun yung nagsisignal sa body natin na mag-create ng milk. Second way, uminom ka ng maraming tubig. Siyempre, kung wala kang ininom na tubig, anong mapoproduce mong na milk, diba? Yung pangatlo kong ginawa, lalagyan mo ng warm compress yung breast mo para mag-stimulate pa ng mas maraming milk. Pang-apat na way, yung pagmamassage ng breast. Yung pagmamassage mo mula dun sa dibdib mo, papunta sa nipple. Pwede din naman na habang nakalagay yung warm towel dun sa breast mo, pwede mong i-massage na rin siya at the same time. Diba may mga nagsasabi sa atin na ipadede sa asawa natin yung nipple natin para lumabas to o kaya para madede ni baby. So ito, hindi po ina-advise yun dahil sayang yung colostrum na makukuha ni baby. Colostrum, yun yung unang lumalabas sa atin na milk na nakakatulong sa pampalakas ng immune system ni baby. So yun, ginawa ko lahat yun. Wala pa rin, hindi pa rin naglalatch si baby sa akin. So yung pinakalast na ginawa ko, eh yung syringe, yun yung gagamitin mo naman para sa paghatak ng nipple mo. Kasi posible na kaya baka hindi nakakapag-dede si baby sa'yo, eh inverted nipple ka o flat yung nipple mo. Kaya wala siyang nadedede. So, pinakamagandang gawin kung flat or inverted yung nipple mo, hatakin mo siya ng syringe. Ngayon, may nabibili dun sa mga drugstore like Mercury Drug na syringe na mura lang. Nakakasya yung nipple mo. Tapos, meron na rin ngayon sa baby mama nakita ko na worth 500 pesos na nipple puller. Ako kasi, nung nahatak na yung nipple ko, hindi na ako nagpa-dede sa kanya ng formula milk. Pinadede ko lang sa kanya na pinadede sa akin para mas lumakas pa yung gatas ko. So, iniisip ko, kaya hindi ako nagbibigay ng formula milk nung time na nasa process ako ng pag-offer ng breast ko sa kanya. Kasi iniisip ko, paano siya matututo na dumede sa akin kung mag-offer pa rin ako ng formula milk sa kanya. Sa mga nag-aalala naman, na iniisip na, paano yan? Ang hina naman ng gatas ko, ang konti naman ang tumutulo. So, kung mag-re-research kayo, kung mag-search kayo sa Google, makikita nyo na yung stomach ng baby ay maliit lang. Kaya yung nilalabas na gatas mo ay sapat lang para kay baby. Mga ways na mga shinare ko ay based lang yon dun sa na-experience ko na naging effective sa akin. Na sana makatulong din sa inyo. Kaya mga nanay, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kailangan lang natin na sipag at syaga para maibigay kung ano yung best para kay baby. Kung may mga questions kayo, pwede kayong mag-comment dito sa channel na to or mga suggestions na pwede kong i-video sa susunod. At kung may mga questions din, pwede rin kayong mag-message sa Facebook ko. Tingnan nyo lang po dun sa aking description. Thank you!